Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, friends. Gusto ko lang kayong i-update sa ating ongoing bike project, scrambler bike project mula sa ating CB125. So, ito na siya so far. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga upgrades, tapos lalagay natin kung magkano na yung nagastos ko so far. Mura lang. Pagdating sa akin ng bike, siyempre, stock na stock. Una kong pinalitan yung gulong. Ang stock rims niya, 18 inches na daw. Gusto ko kasi, nung pinalitan, gusto ko drastic. Yung ibang-iba na yung itsura niya. So, nabi tires, pang off-road, harap likod, 18 inches. 2.15. Pang motocross, o pang bundok. Tamang-tama rin naman kasi kahit nasa bayan tayo, Batangas City, may mga times din na pumupunta ako sa bundok, sa bukid. Magkano yung gulong? Nasa 1.3 ang isa. So dalawa, 2.6. Pinalitan. Dahil hindi na kasya yung tapalodo o yung fender, tinanggal na. Hindi ko pa nalalagyan ng panibagong fender. Nakabili na ako sa Shopee para paltan yung fender pero hindi ko pa nalalagay. Tapos nilagyan ng boots, 200. Tapos pinalitan ng ilaw. Salamat Shopee. Ilaw, bullet signal, tapos yung may takip ng konti para pang-angas lang. Yan, para sa itsura. Ito pala yung nabili natin na odometer, speedometer. Ang indicator niya ay neutral, ilaw, tapos signal lights. Tapos supposedly meron ditong pampihit para masiro itong trip B. Pero siguro sa kalog-kalog ng pagtakbo, nalaglag. Hindi ko na alam kung nasaan. Anyway, gumagana pa rin naman to kapag tumatakbo. Yun nga lang kasi mabagal lang tayo magpatakbo sa city. Dito lang pumapalo. 20, 40, dito lang. Kasi yun lang naman yung purpose ko sa kanya. Pang commute, papunta sa bayan, papunta sa palengke, papunta sa school. Ganyan. Side mirror. Itong side mirror, ang stock niya mababa. Nandito lang. Ang ginawa ko, bumili ako ng side mirror na mataas yung stem. Pero binalik ko yung stock na mirror para mas malapad. Yung binili ko kasi na kasama nitong stem na to yung bilog, yung classic. Pero ang binalik ko yung malapad. Bale, tumaas lang yung stem. Next, ay yung upuan. Ang stock na upuan nito ay mas makapal. So, ninipisan natin. Ako na yung nagtabas. Tapos, pina-upholster natin sa sofa maker. 500. So, nilagay na dyan. So, dahil sa guhit-guhit, mukha na siyang iba. Hindi na siya mukhang pag-tricycle. Pintura. Pininturahan ko. DIY lang. DIY na pagpipintura, hindi maganda. Dami pang hindi makinis at medyo patsy-patsy. Anyway, yung mga mukhang kalawang, natanggal na some parts. Tapos, black lang. Enamel. Siyempre, dito sa Tambucho, yung high temp spray. Bosni black. Hindi ko na siya ipapaputol. Ganyan na lang, as is na to. Para mas marami akong maikarga sa likod. Ang gusto ko sana dito, talagang pang commute, pang biyahe, pang lakad-lakad. So, ang kas, ako, ang kasinisis, ang kasanak ko. Tambucho ay hindi natin pinapalitan. Stock pa rin yan. Pero gusto ko siyang palitan na medyo mas mabase, mas malagom. Kasi yung tunog niya ngayon. Yung tunog unmistakably tricycle. Yung tunog niya. So, bala kong palitan ng mas mabase na tunog. Next na mga ikakabit pa natin, siguro riser dito. Ito, medyo kalawang na rin yung mga napapalitan na rin yung tornilyo nito. Riser, para tumaas-taas pa. Kasi yung riding position nito ngayon, although okay naman, mas gusto ko pa siyang iangat kasi 5'10 yung height ko. Para mas upright ang aking riding position. Bali ito, papaltan ko pa ulit. Kasi dahil tumaas yung gulong natin dahil sa nabi tires, kapag naka side stand, sobrang tagilid. So papaltan ko pa ito ng mas mahaba. Ito yung nabili ko, parang konti lang ang diferensya dun sa stock eh.
parang 1 cm lang. Masyado pa rin tabing eh. Ang gagawin ko dun sa stop, puputulan ko yung paa, tapos dudugtungan ko ng bakal para mas humaba. Tapos next upgrade, papalitan tong grips. Siguro papalitan din tong ano, levers kasi luag na. Tsaka aesthetics din para black or malinis. Nung nabili ko to, ang sprocket na kasama niya ay 51 teeth. So talagang pang tricycle, pang mabibigat na dala. Okay, ang next na project dito ay papalitan yung rear sprocket at yung engine sprocket. 1444? Sabi nung iba, 1438 maganda daw. Tingnan natin. Kasi ang status nito, sa 4th gear, yun yung pinakamataas na gearing niya. Sobrang iyak na yung makina, nasa 60 pa lang. 60 to 70. Yan. Ang gusto kong mangyari, kapag nasa 60 or 70, yung steady pa yung makina, hindi pa sobrang sagad. Kaya ako gustong palitan yung rear sprocket. Isa sa mga importante na future na gagawin natin ay itong tangke, paparepaint ko. Kasi medyo may mga kalakalawang, gasgasin. Red pa rin, syempre, para walang problema sa registro. Magandang red, matingkad na red, or candy red, or metallic red. Isipin ko pa. So yun. Tapos, binilang ko na lang ng side bag. Yan. Hindi naman siya talagang side bag ng motor. Porter Japan, mula sa Upay, 300 pesos. Kinabit ko na lang dyan. Nasa ilalim ng upuan yung attachment. Garter mesh, para pwede paglagyan ng mga kung ano-anong gamit. Tapos ito, nandito ay isang t-shirt, isang payong, isang bag, na kung sakaling may mabili ako somewhere na ano, maliliit na bagay, pwede ko ilagay sa bag na hindi ko bibit-bitin. Tapos yung bag na yon, lalagay ko na dito. Tapos sa likod, yun pa rin, stock pa rin. Hindi ko nababaguhin to. Tapos ito pala, nilagyan natin ng mga straps para kapag nagkarga ako ng mga gamit, ng mga bagay na bubuhatin, nakaready na yung straps. Bag, mga pinamalengke, o mga kung ano-anong gamit na dadalhin, i-strap na lang, nandiyan na yung strap. Hindi ko na kailangan mag-tali-tali. Ready na. So tatanggalin na lang to. Lalagay yung gamit dito. I-adjust yung strap. Pwedeng mahaba. Kunyari, malaki yung gamit na ilalagay. Tapos kakabit. Secure. Kasi ito, pwede sa mga magagaan lang ang mga bagay. E paano kung mabibigat? Hindi kakayanin itong bungee net. So may straps tayo. So yun yung mga kinabit natin. Ang target ko mukhang scrambler. Or at least, iba lang ng itsura from the Pantra bikes dun sa pang tricycle. I think okay naman siya, na-achieve naman yung gusto ko. Sa Linggo nga pala, the Distinguished Gentleman Ride. Makikisabay tayo dun. Hindi tayo kasama sa official na bilang, pero makikijoin lang tayo para makita yung iba't iba pang mga riders dito sa Batangas City. So ayan ang ating quick update sa ating budget scrambler build bike from CB125. Panoorin nyo pa ulit yung susunod nating update kung ano pa yung may dadagdag natin dito sa ating bike build. Maraming salamat sa panonood and let's see kung talagang magagawa natin na full-blown moto vlog or vlog itong ating channel. Maraming salamat. Bye-bye!